Hi, hello mga ka-copy. I'm sure meron na kayo mga New Year's resolution. Ako I would like to share lang sa inyong lahat yung mga year-end story ko this 2020. So, mga ka-copy, I would like to share lang sa inyo yung mga few good and bad things na nangyari sa akin sa buong taon ng 2020. So, okay? So, eto na, pag-uusapan natin. Or just share ko lang sa inyo yung book nangyari sa akin sa book ko ng 2020. This vlog is for my year-end story sa 2020. So, everything na nangyari sa akin, maraming good, maraming bad na nangyari. So, umpisahan mo na natin. Una, yung unang nasa listahan ko, syempre, isa rin ako sa mga tao. Or, mga workers na nawala ng trabaho since nag-strike yung pandemic. So, strike siya, nawala ako ng trabaho kasi yung work namin is more related sa trabaho. Saka lagi nasa labas. So, field work siya. So, like, since nung April, nawala na yung work, nawala na ako ng Manila kasi papel ako ng company. So, usually, in a way, engaging people. So, ayun nga, dahil ng pandemic, bawal lumabas, bawal makiusap sa mga tao. Bumalik ako na Manila, so since April till now, till then, wala pa rin itong work. So yun yung nakakaloka. Pero awan na yung chance sa buhay naman tayo na survive, and then yun sa yung mga struggle na mas tabi ko naging top na nangyari sa 2020 ko. And then yung pangalawa, yung two times kami binahaan nila sa dahil namin. So yun na, medyo okay naman. At yung pinakuli yung bagong Ulysses kasi ano siya, nakakatakot, nakakadala ako, nakakaisip. Kasi unang-una kasama kay mama ko, which is senior citizen siya. Then, ang tunay kasi umabot pa sa labas namin hanggang binte. Hanggang leed. Binte hanggang pinakapit niya is leed. So, sa loob ng bahay namin, hanggang puhod ng mahita. So, pag-isip na ako, nag-decide na ako, nag-ikas siya kasi mas tumas yung puhod sa labas na mas lalalim. So, baka hindi na kami makalabas. Ma-stranded lang kami. So, lumusok kami ng mama ko without anything na nadala, kundi yung pamalit na nadala. Kasi nga, bahay, so, basa kami siya. So, yun, nakikrit na ako. Sarong ka, ikaw yung magpuputan yung mga lakas. So yun, survive naman, awa ng Diyos, mabayin mo si Lord. Mga bandang hapon, bumababa. And then yung gabi, nakatanginis na rin kami. Iniwan naman po. So, yung mga nangyari lang dyan sa lab ko. Siguro yung pinakalas, na recently lang nangyari, kung December na, ayan, namatay yung aso ko, si Oreo. So si Oreo, na-strike siya ng virus. Yung virus na yun, pang ano yun sa mga hayop. So, last week lang, yung sa pinsan ko naman ang namatay, pareho nung kay Oreo. So, ayan. Yan yung masasabi ko. Bad na nang, masasabing three things na major bad na nangyari this year. Siyempre, kung may bad, doon naman tayo sa masaya, okay? Doon naman sa masaya, isa sa mga major kong masasabing masayang part ng 2020 is yung sa YT. Yun nga, sa YT bakit? Kasi,
November 2009, nasa YouTube channel na ako. May YouTube channel na nagbablog-vlog. Nagbablog lang, pero hindi lang, ay hindi vlog-vlog. Upload video lang. Pero without knowing na isa, pwede ka palang mag-earn ng pera dun sa vlog. So, ganun. So, from 2009, lately ko lang di-share na laman na pwede palang kumita. So, nag-start ako ng May, pinush to ko yun. So, ang sales nung 2009, parang 5 or 10 lang ng subscriber, mga kinilig mo ka. So, nung nag-start ako ng May, naging 150 na siya, and then alam nyo ba, by the end of June this year, nakagraduate ako ng 1,000 subscribers. So, na-hit ko yung 1,000 sa akin for banana. Then, start ako ng July 1, first major LS ko, ayan. Tapos, syempre, marami kang bagay na hindi matututunan, hindi mo paalam sa una. So, doon ka natutunan yung magpa-jacket, magbigay ng saging, kamangisda, ayun. So, ngayon, at this moment, ay meron na 1,880 subscribers and then still counting kasi everyday may nananagdag sa kanya. And then, siguro habang pinanonood yung pre-claim ko na malapit na or na monetize na ako and sa in God's will, sa tulong ng mga trusted person na naniniwala sa akin, maraming salamat. Yun. And then, so I'm hoping and really praying na pagpasok ng 2021, maging okay na ang lahat. Back to work na ako and then mawala na yung pandemic sa buong mundo. Yung lahat na may mga na-infect, maling na. Yun lang naman lagi kong dinadasal. Actually, hindi naman tayo perfectong tao. Mayroon nito makikita rin. Pero sinusubukan ko maging isang tunay at mabait na tao. Alam mo yan. Hindi hadlang. Saka ang natutunan ko pala sa pandemic ay maging close pala sa mga kapamilya mo or relatives lalo sa pamilya ko. Naging tight yung pagkasama namin and then mas tumiba yung pananalo ko kay Lord kasi pag nasa point ka ng buhay mo na parang hopeless ka na, all you have to do is just pray hard. Dasal ka na lang. Ayun. So medyo naiiyak ako. Ganun pansinin yung mata ko kasi ganyan yan. Medyo mabigat ang pilik mata ko. Ayan. So, gumawa ko ng year-end story para na naman make another content and ma-share ko rin yung good and bad. So, ayun nga. So, salamat sa inyong lahat. I know this, habang pinanood yun po, monetize channel na ako. And sa mga advice ko lang sa mga small YouTubers, sa mga nagahabol, huwag kayong matakot, huwag kayong kuminto. Kasi, hindi solusyon ng pagsuko, magtakas. Laban-laban ng fight ang fight. Basta tamang ginagawa mo, wala ka na akakanta ako. And then, patuloy ka tumutulong sa abot ng mga kaya. Matigit sa lahat, maging organic, legit kaya, natutulad ko rin yan. Pag tunarungan ka, bumalik ka, balik ka tulis. Hindi ko abig ka lang ang kami. Dapat give and be. So, alam ko, lahat kayo busy na. And then, thank you so much sa panonood, sa pagbigay ng time, na panoorin itong year-end story ko. And then, Merry Christmas. Happy New Year 2021. Please, bigyan mo kami ng magandang pass na yung New Year sa mga ka-coffee ko. Don't forget to like, share, and subscribe. And please, magtulungan tayo. Maraming salamat. Bye-bye.